Hello mga kababayan! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan ay sasagutan naman tayo ng tanong. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay welcome na welcome ka po, at please don't forget to like, subscribe at pinutin yung bell para below, para sa tuwing mag-update ko ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. So sasagutin natin yung tanong ni kabayan. So si kabayan po ay tinatanong niya kung bakit pa daw ako natitiis sa maliit na sahod, ilang years na daw ako sa amo ko. So ngayon kabayan, sasagutin ko yung tanong mo. So shout out sa iyo kabayan. So sasagutin ko yung tanong mo base po sa aking opinion. So gusto ko lang linawin na iba-iba po tayo ng pananaw at gusto. Actually kabayan, hindi lang po ikaw yung nagtanong, kundi marami na mga kaibigan ko, yung mga kakilala ko, at yung mga namimit kong mga kababayan natin sa park, lalo na kapag nagtipon-tipon kami. So siyempre pag nagtipon-tipon kami mga katulong dito sa ibang bansa, tinatanong nila kung magkano yung sahod, kung may day off ka ba o hindi. Saka sila magko-comment at sasabihin na, oh bakit ka pa nagtitiis sa ganyang sahod, eh ilang taon ka na. Sa totoo lang mga kababayan mo, para sa akin, hindi ko na minsan iniisip kung magkano yung sinasahod ko. Basta magkatanggap ako ng sahod, buwan-buwan okay na yun sa akin. Hindi na ako nagre-request at asan nila yung sahod ko, o hindi ko nga hinihingi yung sahod ko sa kanila kapag oras ng sahuran, malate man yan or hindi. Sa akin, number one importante mga kababayan is yung maganda yung pagkikitungo ng mga amo ko. Oo, dito sa Dubai, iba-iba yung mga sahod, at yung karamihan ay malalaki na yung sahod nila kahit ilang years pa lang sila sa mga amo nila. Pero hindi naman maganda yung sitwasyon nila. So sa akin, ayoko ng ganun, yung parang toxic yung pagkikitungo sa inang amo mo. Yan ang number one ang pinaka-hate ko. Sa totoo lang mga kababayan, wala po ako masyadong trabaho dito sa mga amo ko, at may day off naman ako, nakakalabas naman ako kapag holiday, binibigyan nila ako ng holiday off. So para sa akin, maswerte pa rin ako sa kanila, kasi lahat naman ng gusto ko nagagawa ko, nakakapagluto ako ng sarili kong pagkain, nakakalabas ako ng gabi pagkatapos ng trabaho ko, at sa totoo lang mga kababayan, nakakaintindi sila at nakakaramdam sila, hindi katulad ng ibang amo. So hanggang dito na nga lang po itong video na to, at sana kabayan, nasagot ko yung tanong mo, at maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!